Nautusan ho ba kayo ni Mayor Digong noon during that time na pumatay o may patayin? Never po. Never. Kung inutusan po kayo, SPO3 Lascañas, kung inutusan po kayo, susunod ba kayo? Hindi po. Naaalala niyo pa ba si Arturo Lascañas? Siya ang retiradong pulis Davao na noong una ay itinanggi ang mga paratang ni Edgar Motobato na si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpapatay sa ilang target ng Davao Death Squad. I would like to ask for an apology and an understanding of what I had said when I was invited this Honorable Senate Committee, because I'd like all the testimonies of Edgar Motobato against myself. Pero noong 2017, kumanta na rin si Lascañas laban kay Duterte, ngunit hindi siya pinakinggan ng Senado. Nakuha ng Rappler ang dokumentong ito na may petsang Nobyembre 11, 2020. Ang ibig sabihin ng dokumentong ito, itinuturing na ng International Criminal Court or ICC na mahalagang insider si Lascañas. Mag-aapat na taon nang nagtatago si Lascañas. Binigyan si Lascañas ng ICC ng limited immunity sa pag-iimbestiga nito ng patayan sa War on Drugs at ng Davao Death Squad. Ito ang unang pagkakataon na iimbestigahan ng ICC ang Pilipinas, at ang limited immunity kay Lascañas ay isang pambihirang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Ang pinakabago niyang affidavit na pinirmahan niya noong October 8, 2020 ay naglalaman ng matitinding paratang ng pagpapapatay laban kay Duterte. At sa umano'y mga nagbaba ng utos o di kaya'y nakakaalam tungkol sa mga ito, gaya ni na Senador Ronald Bato de la Rosa at Bongo. Sigo, tumatakbo sa pagkapangulo. Pinaratangan din ni Lascañas ang negosyanteng si Michael Yang, nakasama raw sa nagmamanufacture ng droga sa bansa. Sabi ng abogado ni Yang, wala raw basehan ang mga paratang na ito at wala naman daw kasong isinampa laban sa kanya. Cleared na raw siya ng hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency. Si De La Rosa ay tumanggi sa hiling naming panayam. Nagpadala na rin kami ng mga tanong kay Go, ngunit hindi pa sumasagot ang senador. Hiningan din namin ang Malacañang ng kanilang panig, pero sabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi raw sila sasagot sa umano'y self-serving na affidavit. Hanggang hindi raw nalilitis at napatotohanan ang mga pahayag sa affidavit na natiling sabi-sabi o hearsay ang mga ito. Nakapanayam ng Rappler si Lascañas at kinumpirma niyang kanya nga ang affidavit na isinumite sa ICC noong October 2020, isang buwan bago siya bigyan ng limited immunity ng korte. I've been a policeman in Davao City for 34 years and 8 months. I was one of the original members of the Duterte Death Squad. Ang patayan sa Davao City ay inimbestigahan na noon ng Commission on Human Rights sa ilalim ni Laila De Lima, ang senador na ipinakulong ni Duterte nang siya'y maging pangulo. Ayon kay Lascañas, naniwala siya noon na makabubuti sa kanilang lungsod na patayin ng mga kriminal kasama na ang mga drug lord, hanggang sa may mga ipinapapatay na kalaban sa negosyo. May nadamay din daw na inosente, tulad ng ipinapatay na pinaghinalaan nila noong kidnapper na nagngangalang Mr. Patasaha. Inabangan daw nila ang sasakyan ng lalaki, pero kasama nito ang buo nilang pamilya, kasama ang buntis na asawa at maliit nilang anak. Ang utos daw ni Duterte, itumba ang buong mag-anak at mula noon ay minumulto na raw siya ng bata. Hanggang ngayon ay kaya pa raw niyang ituro kung saan nila inilibing ang pamilya Patasaha. Idinetalye ni Lascañas ang mga operasyong kabilang siya, tulad ng pagpatay ng 11 Chinese noong Disyembre 2004 na nahuli sa isang raid sa isang Shabu Lab. Nang hingin ang pasaporte ng mga nahuli, sinabi nilang nasa amo nila, si Michael Yang. Sa follow-up raid, mayroong 10 pang Chinese na dinampot,
Pagkaraan, ibinalita ni Duterte sa media na pinalaya ang 8 sa 10 samantalang pinaghahanap pa umano ang mastermind na si Alan C. Walang binanggit tungkol sa 11 dinampot sa naunang raid. Sabi ni Lascañas, patay na raw ang lahat ng hinuli nila sa unang raid kasama si Alan C. Idinetalye rin ni Lascañas ang pagpatay sa nasa 5 o 6 na construction workers sa Barangay Buhangin sa Davao City dahil sa suspechang may alam sila sa isang shabulab sa kanilang lugar. Sabi ni Lascañas, may koneksyon din kay Michael Yang ang shabulab na ito. Ayon sa may-ari ng subdivision, ang naghanap ng apartel ay si Sammy Uy. Ang lumipat sa unit, kaibigan daw ni Michael Yang. Si Uy nag-donate ng 30 milyong piso sa presidential campaign ni Duterte. Sabi pa ni Lascañas, sumusunod lang siya sa utos. Ang dikit na driver at bodyguard ni Duterte, ang dating pulis na si Samson o Sonny Bonaventura raw, ang madalas na middleman ni Duterte at siyang madalas kasama ni Lascañas sa pagpatay ng mga target. Pero may mga pagkakataong si Bongo raw ang tagapagbaba ng utos ni Superman, ang codename nila para kay Duterte. May pagkakataong si Bongo rin daw mismo ang nag-aabot ng cash reward kina Lascañas. Sa aming bilang, batay sa affidavit ni Lascañas, higit 100 ang pinatay ng Davao Death Squad mula 1988 hanggang 2015 bago tumakbo sa pagkapangulo si Duterte. Inililibing daw nila ang kanilang mga pinatay sa iba't ibang mass grave tulad ng Laod Quarry na ipinahukay noon ni De Lima at 2 pang mass grave sa Davao City at 1 malapit sa Samal Island. Mula 2011 lang ang sakop ng investigasyon ng ICC dahil noon lang naging miyembro ng ICC ang Pilipinas. Isabi ko na ito talaga in public. Sobra na ang ginawa ni Duterte. Pinapatay niya ang mga Pilipino hanggang sa buong Pilipinas na, hindi lang Davao. Kasi si Michael Yang doon eh. Negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang nag pagador, so made their entry here. Ano bang, akala ko ba, let us go to China and invite our the investors here. Ganito ipagtanggol ni Duterte ang kanyang dating economic advisor na si Yang mula sa pagkakasangkot sa mga maanumalyang kontratang ibinigay ng gobyerno sa Formerly Pharmaceutical Corporation sa panahon ng pandemya. Pero ayon kay Lascañas, pati na rin sa Intel report na ngayon ay nagtatago na rin PDEA agent na si Eduardo Acierto, drug lord daw si Michael Yang. Sabi ni Lascañas, si Yang ang boss ng isang Chinese na si Alan C na isa sa mga naaresto sa raid nila noong 2004 at pinatay dahil iniutos ni Duterte. Paano siya nakasisigurong si Duterte ang nag-utos? Ang mga patayan daw na walang kinalaman si Duterte, may napananagot. Kung galing kay Duterte, yung sinasabi ni Sonny Bonaventura na clear na kay Mayor, ang mangyayari, si Mayor walang imik yan. Walang investigasyon, wala lahat yan. Ayon kay Lascañas, noon pa man daw ay si De La Rosa, na ngayon ay senador na, ang kasabwat ni Duterte. At may sarili rin daw na death squad si De La Rosa. Sabi ni Lascañas, ang mga team leader gaya ni Bato ang unang nagpapagulong ng operasyon. Ang team leader ang pipili kung sino ang hitman at sinong pulis ang magbibigay ng cover. Madali raw kasi kung may pulis para hindi masyadong usisain. May mga peking ID na itatanim sa mga papatayin para maligaw ang investigasyon. Kung low profile ang biktima, sapat na raw ang 3 hanggang 5 taong magtutumba. Kung high profile, minsan daw 10. May ilang biktimang ipinalabas nilang nanlaban sa pulis. Katulad ng kwento ng higit 7,000 di umano'y drug suspect na pinatay ng pulis sa war on drugs ng Pangulo na si Duterte. Sa report ng ICC Pre-Trial Chamber,
May malakas na koneksyon daw ang patayan sa Davao City kung saan sangkot ang Davao Death Squad sa patayan sa buong Pilipinas nang inilunsad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang War on Drugs. Kaya isinama ng ICC ang Davao Death Squad sa sakop ng kanilang investigasyon kung saan magiging witness si Lascañas. Handa na raw si Lascañas sa pwedeng mangyari sa kanya. Samahan ko talaga sa sukulungan. At least meron siyang masaysta doon. Iregalo ko siya sa buong mundo. Sobrang yabang mo, Digong Duterte. Sobrang yabang, sobrang takaw, lahat talang pera, lahat ng klaseng sindikato, tintira niya. Kasama ang investigative team ng Rappler, ito si Lian Buan, Manila.